Sa gitna netong palayan, makikita po natin ang ilang bahagi netong railway bridge na tumatagos o dumadaan dito sa bayan ng Dao. Pero bakit may ganitong entrada? Mountain. Sa gabi, ano, may itaw yung mga mata. Parang mga kulto. Mula dito sa gilid na itong railway bridge hanggang doon, malapit na sa sentro ng bayan, ay marami yung mga kabahayan na nakahilera dito sa gilid at yung ilan ay nasa gitna ng riles ng tren. Good morning mga ka-SAFTV, panibagong vlog, panibagong lugar na naman ang ating explore ngayong araw. Yan, so nitong mga nakaraang araw ay explore po natin ang isla ng Guimaras at tiningnan po natin dito kung ano na nga ba ang pinakahuling kaganapan sa pagtatayuan ng mahabang tulay na nagmumula sa Panay Island papuntang Guimaras at Guimaras papuntang Negros. Dito nakita po natin ang mga posibleng pagtayuan ng tulay at kung gaano ito kalapit sa bawat isa. Ayun. So, ngayong araw naman ay nandito po tayo sa hilagang bahagi ng Panay Island kung saan makikita itong Rojas City. Kilala po itong lugar hindi lang sa mga produktong galing sa dagat kundi pati na rin dito sa mga nagagandahang atraksyon. Isa na po dyan, itong lugar kung saan po tayo ngayon. Bakit po ito tinawag na Alcatraz Ruins? Samugin man yung panawag nila sa mga taga-Gadayo eh. Tuna hindi ni Ruin, wala ni Bremio Resort. Ay, so, naging nagdayo, ay, tawag na Ruin Alcatraz. Ang kalimbawa sa Amerika eh, yun sa presuhan ba sa gitna? Eh, siyempre ito, parang ano eh, dagat ang, ang paligid eh. Sa tingin ko, sobrang tibay na itong... Amogin man ang tibay, kaya kung amulay primero nga dito, amogin butaan, terminin na rosmag na tumba. Ay timbangan mo pro lakpo ng haligi muna nagtibay. Tumaliban dito sa patayong haligi at dito sa pader na to, nilagyan pa nila ng ganitong mga poste. Sobrang dami ng poste nitong pader kaya kahit na anong alon siguro hindi to kaya masira. Dito sir, bakit may mga bakod? Inaikwa na sir, tinang swimming pool na ng dako ng ano, sulod swimming pool tayo na dako ng umani. Ay hindi ako kumpleto, so natin patag. Ay pagkuhan ng bagyo, guba o taba mga muling pader, kay guba, presado, gimana ng balod eh. Pagpupra pala ni 60 milyones, magani ka umani. O pala na palibot pader. Pader pa lang, 70 milyon. Oo. Ano ba yung hangin na may dalang malakas na alon yung habagat ba o amihan? Amihan. Muna nga angin, muna nga bula, muna nga nagkumbalot ng alon. Ngayon, amihan. Oo. Yung ganito kalakas na ampas na alon ay eto yung naging dahilan kung bakit gumawa ng pader dito sa bahaging eto ng Rojas City. Para maprotektahan o para maging proteksyon sa gagawing resort, kaya gumawa sila ng ganito kalaking pader. Bakit naunahin to or hindi na tuloy yung paggawa dito? Ay na nagupas pagbagyo sa ang Dulanda eh. Mm-hmm. Eh kumpleto na siya ng mga payag, mga kanatani, dali kaya may mga suga. Ay ano, nabitang bagyo ko di urot. So after nung Yolanda, wala nang development o construction na ginawa dito? Wala nilang papatapos eh. May mga naririnig po ba kayo o may mga nababalitaan po ba kayo na itutuloy yung paggawa dito? Ilagay man eh, tuloy ko rin dugay pa. Karamihan sa mga napupunta dito sa Alcatraz Ruins ay dito pumupuesto. Dito nagpipicture-picture, background, etong pader. Hindi pangkaraniwang tanawin dito sa Pilipinas. Kaya naman naging popular hindi lang sa mga taga rito sa Panay Island, kundi maging sa mga nasa labas netong isla. Parang may mga ano yan, balete? Balete ka na yun. Kintanong mo dahil. Kintanong. Hindi na balete. Rubber tree. Kala ko balete. 20 years na yan. Eto, tinanim mismo siya nung ginagawa pa itong... Oo, pader. Mm.
Anong tawag nyo dito? Suso? Turutot. Nakakain to? Oo, nakain na kumisulot. Nakain na. So, eto nga pala yung tinatawag nilang turutot. Sa po siyang suso na dito lang makukuha sa baybayin na itong Rojas City. Yan o. So, yung laman daw nito ay pwedeng makain, ginagataan, habang itong kanyang shell naman, ginagawa itong mga palamuti o accessories para sa pader. Yung ganitong tunog, parang narinig na natin to sa mga resort, ito yung mga nakasabit sa pintuan, at ganitong tunog yung naririnig natin. Anong tawag dito? Litob, litob. So, ito daw yung ginagamit naman o inilalagay naman sa mga flooring. Yung bentahan po nila dito, yung isang sako daw ay nagkakahalaga ng 120 pesos. Tingnan nyo naman kung gaano karami yung shell na kailangang ipunin para maging ganito kadami. Hindi ba sir mahirap yung pag-iipon nun? Eh, mahirap man, pero matagal lang baka para makadami ka dyan. Ano lang yan? Pag wala nang tubig, yun ang ginapamulot ba ginilag. Sa siguro sa isang araw, hindi ka makakapuno ng isang hindi. Sako. Tagal pa yan. Isang linggo, kung mapuno mo yan. Yung 120, aabot pa ng isang linggo sa pamumulot. Grabe naman. So, itong lugar nga pala ay sakop pa po ito ng Barangay Kulasi dito sa Rojas City. So, ayon dun sa mga napagtanungan natin, marami daw yung mga nagpupuntang turista na nagpipicture-picture dito. Mula nang ma-feature o maitampok ito sa ilang mga vlogs ng mga taga rito, unti-unti nang sumisikat itong bahaging ito ng Rojas City. Sa ngayon nga pala ay nandito po tayo, malapit sa boundary ng Capiz at saka Aklan. At mula dito, kailangan lang po natin mag-travel ng higit isang oras papunta sa bayan ng Altavas kung saan makikita yung ruins na medyo kakaiba din dahil nasa... Sa 10 minutes lang mula doon sa proper na itong bayan ng Altavas ay narating na rin po natin itong Barangay Lupo kung saan makikita itong talaga namang usap-usapang ruins. Ilang metro lang mula dito sa gilid na itong kalsada, matatanong na natin itong mga abandonadong gusali na ayon sa mga napagtanungan natin ay ito daw yung gagawin sanang hotel at dito sa baba yung mall. Ano daw yung mga itatayo sana dyan? Mall. Tapos swimming pool, hotel. Tapos yung paggawaan ng oil, patika. Pero bakit daw nahinto yung paggawa dito sa ano? Nalugi daw. Nalugi. Sa dami ng lugar, bakit dito sa Lupo? Eh, taga dito yung may-ari. Dati nung tinatayo yan, sementado na yung kalsada. Hindi. Rough road pa. Pero bakit may ganitong entrada? Ganitong mga tributo? Mountain. Yes. Saka gabi, ano, may ilaw yan, yung mga mata. May ilaw yan. Parang nakakatakot. Oo, pag-gabi. Parang mga kulto. So dito nga pala, dahil nga sa may mga outsider na pumapasok dito sa abandonadong gusali, kaya sa ngayon, makikita po nating sarado na itong entrance. Maliban sa nakakandado, nakasara, meron ding nakalagay na no entry para sa mga bisita. Mula dito sa gilid ng kalsada ay tanaw po natin yung ilang mga abandonadong gusali. Yan daw po yung gagawin sanang hotel. Yan. At ayon sa mga napagtanungan natin dito, meron na daw yung bubong dati. Dahil nga sa natigil yung konstruksyon kaya hindi natapos. At yung ilang mga piraso na itong gusali ay... Yun, may mga kumuha na daw. Isa yun sa mga rason kung bakit binakuran na itong area para maiwasan yung pagkuha yung mga hindi autorisadong tao sa pagpasok dito sa lugar. Para sa mga taga rito sa Capiz, Tagaklan, Antique o sa mga katabing probinsya na may alam dito sa lugar na to,
eh, paki-comment naman po sa comment section kung ano nga ba yung nangyari, bakit natigil etong Ruins Ablupo, at kung ano-ano nga ba yung mga pasilidad na itatayo sana dito. Hindi ko lubos sa kalain na sa ganitong lugar, sa gitna netong mga kabundukan, ay dito itatayo yung ganyang mga pasilidad. Siguro, layunin ng taga rito na makilala yung kanilang lugar dahil nga sa mga ganitong pupuntahan sana ng mga turista na atraksyon. So mula dito sa bahaging ito ng Altavas ay magta-travel po tayo ng higit isang oras papunta sa bayan ng Dao, kung saan makikita yung ilang bahagi ng railway project. Sa gitna nitong palayan, makikita po natin ang ilang bahagi nitong railway bridge na tumatagos o dumadaan dito sa bayan ng Dao. So nandito po tayo ngayon sa Barangay Duyok, sakop ng bayan ng Dao, kung saan makikita itong kahabaan nitong Panay Railway System o Panay Railway Project. So mula dito sa kabila nitong ilog hanggang dito sa kabahayan, makikita po natin itong nagtataasang poste na dati daw ay mayroong riles. Sir, dito napansin ko may mga kabahayan. Ano po ba yung sistema nila dito? Sa kanila na po ba yung lupa or nangungupahan sila sa may-ari ng riles? Nangungupahan. Tapos yung pagbabayad every? Every year. Every year. Nakita naman po natin, ayan, mula doon sa dulo, malapit na sa sentro na itong bayan hanggang dito, ay meron silang parang kalsada o maliit na daanan. Sakto lang yung tricycle na makakadaan dito, at eto daw yung dating pinaglalagyan ng riles. Taong 1907 nang makumpleto at formal nang mabuksan ang operasyon ng tren dito sa Panay Island. Binabaybay ng tren na ito ang kahabaan ng riles mula dito sa Iloilo City papunta sa Roa City ng Capiz. Mayigit 3 dekada din ang itinagal ng operasyon ng tren at pagsapit ng taong 1937 nang mahinto at hindi na muling bumiyahe ang mga tren ng Panay Railways Incorporated. Sa ngayon, bagamat pagmamay-ari pa rin ng Panay Railways ang lupaing dinadaanan ng riles, dahil nga sa wala pang katiyakan kung kailan muling maibabalik ang operasyon ng tren, kaya pansamantala munang pinauupahan sa mga residente ang lupang kinatatayuan ng mga kabahayan. Saan ba yung mas madaling travel? Dito sa kalsada or dati na nasa tren? Madaling biyahe yung sa tren. Sa tren. Bawat bayan lang sila nag-ano. Parang meron silang stasyon. Oh, stasyon. Bawat bayan. Kaya hindi ganun katagal yung travel time kasi humihinto lang yung tren sa mga bayan na nadadaanan. Maliban sa mismong isla ng Panay, ay nag-operate din ang Panay Railways sa isla ng Cebu. Nagtagal ang operasyon nito ng mayigit 3 dekada mula nang mag-umpisa taong 1911 hanggang 1942. Nitong taong 2022 nang i-anunsyo ang pagbubukas nito para sa foreign ownership at muling ayusin ang dating linya ng tren na may 2 bahagi. Ang una ay ang Iloilo City hanggang Rojas, Capiz. At ang pangalawa naman ay ang Rojas hanggang Katiklan, Aklan. Gano'n po ba kataas yung tubig pag halimbawa bumabaha dito? Diyan sa Lapa. Sa may manok na yan? Labaw pa. Ah, taas pa? Karamihan sa mga bahay na nandito, hindi na nakikita pag halimbawa ang baha. Yung iba, nakikita pa naman. Mm-hmm. Yung sa akin, wala. Nawala yan. Yun, kaya pala napansin ko, yung mga poste ng railway bridge ay sobrang taas. Siguro nasa 10 meters mula doon sa baba ng palayan hanggang sa taas.
Dahil nga sa bahain itong lugar, kaya ayan, makikita po natin yung mga nagtataasang poste na nilalatagan o mayroong rilis dati na dinadaanan ng tren. Ayan, so dito, makikita po natin itong bahay na to. Nasa gitna po ito mismo ng dating rilis ng tren. So dito, makikita na po natin, ayan, may puno na yan. Yan po ay isa sa mga posteng nakahilera dito sa railway bridge. Dahil nga sa tagal nang hindi ito nagagamit, kaya makikita nyo naman kung gaano ka taas na yung puno na tumubo sa ilalim nito. Lumampas na maging dito sa mga kabahayan. Mula dito sa gilid na itong railway bridge hanggang doon, malapit na sa sentro ng bayan, ay marami yung mga kabahayan na nakahilera dito sa gilid at yung ilan ay nasa gitna ng rilis ng tren.